Yo, Kirara, kumusta? So, nandito na nga po tayo. Ito na po ang bagong episodes ng Kuyang. Muli po, pasensya na po at maraming salamat po sa mga nagtiyagang makinig ulit sa mga previous episodes ng Kuyang. So, andito na nga po tayo sa mga latest at sana tuloy-tuloy na po ito. Muli po, maraming salamat po. Simulan na po natin ito. Hanggang sa sumapit ang gabi, binuksan na lamang ni Arturo ang mga ilaw na digas at saka isinarado ang mga pintuan. Wala pa ring manong selyo na dumarating. Medyo kinakabahan na noon si Arturo dahil anong oras na, wala pa rin ang matanda. Pero tulad nga ng bilin nito, kung hindi pa raw ito dumating sa oras, ay isara na lamang niya ang pintuan. At wag na wag nang lalabas kahit anong mangyari. Kumain na lang muna noon si Arturo at saka nahiga ulit sa ilalim ng kama. Ibinalot niyang muli ang kanyang sarili sa itim na kumot na ibinigay ng matanda. Sa kanyang paghihintay na antukin ay hindi niya maiwasang marinig ang mga ingay na tila ba mga taong nagbubulungan sa labas ng kanilang bahay. Paikot-ikot lamang ang mga ito. Minsan nasa itaas, minsan nasa baba, at minsan naman ay nasa may bandang pintuan. Nilakasan na lamang ni Arturo ang kanyang loob. Pakiramdam niya kung ano man ang mga nasa labas na yon ay wala siyang kalaban-laban. Ipinagdasal na lamang niya na matapos ang tatlong araw na yon upang muli nang manumbalik ang lakas ng kanyang mutya. Ganun pa man, ay tiwala si Arturo na hindi siya madadali ng mga iyon dahil dinasalan ni Mang Celio ang buong bahay at wala nang makakapasok na ibang nilalang doon. Maya-maya pa ay meron ng kumakatok sa pintuan. Napakahinang katok lamang noon, pero dinig yun ni Arturo. Hindi niya lamang ito pinapansin at pinili na lamang na manatiling nakahiga. Ipinikit na lamang ni Arturo ang kanyang mga mata at pinilit na muling matulog. Makalipas ang ilang oras ay bigla na lamang may nangyari. Sunod-sunod na kalabog sa pintuan ang kanyang narinig na parabang galit na galit ang kung sinong nandoon sa likod ng pintuan. Paulit-ulit na kalabog ang narinig ni Arturo. Noong una ay ayaw niya pa itong pansinin, pero ayaw tumigil ng kalabog. Noong huminto na ito, ay doon lamang siya naglakas ng loob na tumayo at lapitan ang pintuan. Dahan-dahan niyang sinilip ang labas ng bahay. Napakadilim noon. Wala siyang makita dahil hindi nila nasilaban ang mga kahoy sa labas na siya namang nagsisilbing ilaw sana doon. Muli niyang tinignan ang labas. Doon niya nakita na parabang may nakadapa sa hindi kalayuan. Nagdadalawang isip noon si Arturo. Iniisip niya kung bubuksan niya ba yung pinto o hindi. Pero sa huli ay nanaig pa rin ang kuryosidad ng binata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at doon ay nakita niya ang isang figura na nagbigay ng takot sa kanya. Arturo! Tulungan mo ko! Kakainin nila ang Tay Edgar mo! Nakita noon ni Arturo si Nay Leone. Duguan ito at nakadapa sa lupa. Para namang binuhusan ng malamig na tubig noon si Arturo. Nakita niya ang matanda na nakahiga sa sahig. Nagmamakaawa, duguan at parabang hinang-hina ang matanda. Hindi na ito makatayo sa dami ng dugong na wala sa kanya. Hindi malaman ni Arturo ang kanyang gagawin.
alam niyang wala pa siyang kakayahang lumaban ulit dahil nga nagpapahinga pa ang kanyang mutsa at wala pa itong lakas. Alam din niyang wala doon si Manong Celio na pwedeng lumaban sa mga nilalang na yon kahit papaano. Pero paano? Paano niya matitiis ang matandang nagmamakaawa sa kanyang harapan? Ano ba yan? Bakit naman kasi ngayon pa ito nangyari? Kainis! Bulong ni Arturo sa sarili. Wala siyang magawa nun. Alam niyang kapag lumayo sa bahay ni Manong Celio, ay siguradong kapahamakan ang naghihintay sa kanya. Sinabihan niya ang matanda na pumasok na lamang muna sa bahay at siya na lamang ang pupunta sa bahay ni Tay Edgar para iligtas ito. Subalit nagmamakaawa ang matanda. Ayaw nitong maiwan sa bahay ni Mang Celio. Mas gugustuhin pa nitong siguraduhin ang pwesto ng mga aswang para mailigtas ang asawa niya kaysa maghintay na lamang doon sa kung anong mangyayari. Agad na kumuha ng itak at sulo si Arturo at sa kain na lalayang tumayo ang matanda. Mabilis nilang nilisan ang lugar ni Mang Celio. Hindi na nakatiis noon si Arturo. Pinilit niyang tulungan ang matanda kahit ikapapahamak niya pa ito dahil pinakisamahan din naman siya nito ng mabuti. Wala siyang ibang naging kaibigan doon sa lugar na yon kundi si Kuyang lamang. Ngayon lamang siya nakakita ng mga taong kahit papaano ay maituturing niyang pamilya sa malungkot na lugar na yon. Hindi siya papayag na may mangyaring masama sa matanda. Maya-maya pa ay biglang tumigil sa pagtakbo si Nailioni. Arturo, hindi dyan. Dito tayo dadaan. Nandito si Tay Edgar mo. Sabi ng matanda kay Arturo. Sigurado po kayo, Nay? Tanong naman ni Arturo dito. Hindi na sumagot pa ang matanda. At mabilis na lamang itong naglakad pababa sa parang bangin na daan. Isa sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ni Arturo. Hindi niya alam kung saan papunta ang daan na yon. Bukod sa mabato, ay parang ang palusong ang daan na yon papunta sa isang lugar na napakadaming puno ng kawayan. Hindi na nag-isip pa noon si Arturo. Sumunod na lamang siya pababa sa mabatong daan na yon. Maya-maya pa ay tila ba nagdilim ang buong paligid. Parang bumigat ang presensya ng buong lugar. Unti-unti din na parang hinihipan ang apoy ng dalang sulo ni Arturo kahit wala naman talagang hangin na tumatama dito. Nay, sandali lang po! Nay Leonie! Nay! Nay, antay po! Sigaw ni Arturo ng paulit-ulit habang paikot-ikot sa lugar na puro kawayan. Hinahanap niya noon ang matanda dahil tila nagkalayo silang dalawa. Subalit hindi niya ito makita. Para ba itong bulang bigla na lamang nawala? Sigaw ng sigaw noon si Arturo. Ngunit parang hindi siya naririnig ng matanda. Walang Nanay Leonie na sumasagot sa kanya. Dinig ni Arturo na para bang may bumulong sa tenga niya. Hindi niya maintindihan noon kung ibon ba yon o paniki. Kasama pa ng tunog na yon na parang may humihingal sa paligid. Pero wala siyang makitang kung ano. Kinakabahan na noon si Arturo. Parang hindi tama ang mga nangyayari. Maya-maya pa ay napalitan na ang tunog ng mga iyak. Mga sigaw na pigil. Mga tunog ng parang asong nag-aangil. Parang mga taong baliw na humahalakhak sa paligid. Unti-unti ay uminit ang paligid. Nawala ang lamig ng simoy ng hangin sa kabundukan. Napalitan ito ng mabahong amoy na magpaparamdam ng takot,
sa kung sino mang nakakaalam ng mga senyales na ito. Iputang mga aswang. Tangina. Buntong hininga ni Arturo sa kanyang sarili nang mapagtanto niya ang pagkakamaling nagawa. Parang may mga unggoy na patawid-tawid sa mga puno ng kawayan. Parang pinaglalaroan ng mga ito ang biktima na walang magawa kundi hintayin ang kanilang malagim na katapusan. Tangina kayo! Ilabas niyo si Nay Leonie at Tay Edgar! Kundi ay pinapangako kung uubusin ko ang lahi ninyo! Pagbabanta ni Arturo sa mga nilalang na paikot-ikot lamang sa kanya. Tinatawanan lamang siya ng mga ito at pinaglalaruan. Binunot ni Arturo ang kanyang itak. Inilapit ito sa kanyang bibig at saka dinilaan. Nagbabaka sakali na baka may kakaunti pang natitirang maibibigay sa kanya ang kanyang mutsa. Tangina, kung mamamatay lang din naman ako ngayon, iisasama ko na din kayo. Ano, labas! Sabay takbo ni Arturo papasok sa gubat. Nagsunuran naman ang mga nilalang ng dilim. Naghihiyawan ang mga ito. Nagtatawanan. Alam nilang walang ibang tatakbuhan noon si Arturo. Dahil kung aakyat man ito pabalik sa bangin na pinanggalingan niya, ay siguradong mahuhuli siya ng mga yon. Tuloy ang pagtakbo ni Arturo sa kadiliman. Iniwan nito ang hawak na sulo sa isang kawayanan. Sa isip-isip niya ay hindi niya na kailangan pa ng liwanag. Mas kailangan niya ang dalawa niyang kamay para maipagtanggol ang sarili laban sa mga nilalang na humahabol sa kanya. Maya-maya pa ay nagulat na lamang si Arturo dahil ang lupang kanyang tinatapakan ay hindi pala isang solidong lupa kundi isang kumunoy. Lumubog ang katawan ni Arturo sa putik na yon. Alam niya na mas lalo siyang mapapahamak kung gagalaw pa ito ng gagalaw sa kumunoy na yon. Kaya naman hinayaan niya na lamang ang kanyang sarili na unti-unting lamunin ang putik ng kumunoy. Habang ang mga nilalang naman na humahabol sa kanya ay galit na galit dahil hindi makasunod kay Arturo. Naglalaway ang mga ito at panay ang angil sa kanya. Kinakalmot ang mga dibdib nila dahil sa sobrang ngit-ngit na nararamdaman na hindi nila mapatay ang kanilang kaaway. Dahil nga mas pinili na lamang nitong mabaon sa putikan ng kumunoy. Tumawa na lamang noon si Arturo. Mas mabuti na sigurong malunod sa putik kesa naman kainin ng mga aswang na nooy nakapalibot na sa kanya. Wala na. Tinanggap na lamang ni Arturo na iyon na ang kanyang katapusan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang unti-unting lumulubog sa kumunoy. Pero hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Dahil ang matandang tinulungan niya noong nakaraang araw na inaatake sa puso ay hinawakan ang kanyang damit at saka siya hinila nito paangat sa kumunoy. Hindi mapaoras, huwag mo munang isuko ang buhay mo. Wika ni Tay Edgar. Napakalakas nito dahil nabuhat siya nito ng mag-isa paahon doon sa putikan. Tay Edgar? Paano? Takang-takang tanong ni Arturo. Matapos siyang maiahon ni Tay Edgar, ay agad namang pinagtataga ni Manong Celio sa likod ang mga aswang na nagulat din sa mga nangyari. Hindi makapaniwala ang mga iyon na may isang matandang dumaan lamang sa kanilang tabi at walang kahirap-hirap na iniahon sa putikan si Arturo. Kitang-kita ni Arturo kung papaanong katay ni Manong Celio at Tay Edgar
ang mga aswang na parabang hindi sila nakikita ng mga ito. Pati ba sila? Anong klaseng agimat kaya meron ang dalawang ito? Bakit parang hindi sila nakikita ng mga aswang na yun? Tanong ni Arturo sa sarili. Nung mapagtanto ng mga aswang na hindi nila kakayanin ang dalawang matanda, ay mabilis na nagsipulasan ang mga ito palayo sa lugar. Ay, ngayon ay dawit na ako sa kaguluhang dala ng batang ito. Tila dismayadong sabi ni Tay Edgar. Tumawa naman si Manong Celio. Sinabi nito na matanda na silang dalawa at dapat na nilang ibigay ang natitirang panahon ng kanilang buhay para palayain ang sityo na kanilang kinalakihan. Manghang-manghang nakanganga na lamang noon si Arturo dahil sa kanyang mga nakita. Papaanong nangyari na yung matandang kanyang iniligtas, eh napakalakas naman pala. Ipinaliwanag naman ito ni Manong Celio. Hindi daw ba nagtataka si Arturo na merong dalawang matandang nakatira sa bundok ng silang dalawa lamang? At bakit hindi rin daw ito nagtaka noong yung matandang humingi ng tulong sa kanya ay kayang makahabol sa kanya kahit ito ay duguan? Hindi man lang daw ba naramdaman ni Arturo na isang patibong pala ang naghihintay sa kanya? At ang matandang humihingi ng tulong sa kanya ay hindi naman talaga si Nailioni, kundi isang aswang. Sumagot si Arturo noon na hindi niya inaakalang ganoon ang mangyayari. Pero labis siyang bumilib. Napakalakas daw pala ni Tay Edgar. Paliwanag naman ng matanda ay humina na lang daw ang puso niya dahil sa katandaan. Pero malakas pa rin ang kanyang katawan dahil na rin sa kanyang nalalamang lihim na aral. At isa ng araw doon ang paggamit sa dasal na sa bulag. Ibig sabihin, kung hindi daw nila pakikialaman ang mga aswang na yon, ay hindi rin sila makikita ng mga ito. Para lamang silang hangin na dumadaan-daan sa mapanganib na lugar na ito. Walang makakaalam kung kukunin na sila ng Panginoon pagdating ng araw dahil na rin sa sobrang lakas ng sabulag na kakayahan nila. Pero nawala na daw ang lahat ng yon dahil na rin nga sa pagsagip nila kay Arturo. Ang matagal na panahon nilang pagtatago ay natuldukan na. Siguradong ang mga aswang na yon ay tatandaan na ang amoy nilang dalawa. Kaya sa susunod ay alam na ng mga ito kung nasa paligid lamang ang dalawang matanda. Dahil doon ay mas lalo nang nadagdagan ang obligasyon ni Arturo. Kailangan niya ng tulungan ngayon ang dalawang matanda na nagligtas sa kanyang buhay. Lumipas ang gabi na yon at ang ilang araw. Nanumbalik na nga ang lakas ng mutya ni Arturo. Bilin sa kanya ni Mang Celio ay dapat niyang aralin ang mga aral sa itim na libro na iniwan ni Kuyang. Dagdag pa doon na kailangan niya ring limitahan ang paggamit ng mga abilidad na ito. Kailangan ding magpahinga ng mga banakon niya para mas malakas ang mga ito sa oras na gagamitin niya na. Kailangan niyang gumamit ng iba pang abilidad maliban sa paggamit ng kanyang mutya para hindi agad ito mapagod. Nagtanong si Arturo, ano pa bang mga abilidad ang dapat niyang matutunan para makalaban sa mga nilalang na yon? Lason at taktika, bulong ni Tay Edgar. Kung traidor daw lumaban ang mga aswang, ay dapat maging traidor din sa paglaban si Arturo. Kailangan niyang mag-isip na parang isang banakon. Mas matapang, mas malaki o mas malakas man ang ibang ahas, pero hindi nila matatalo ang isang banakon dahil gumagamit ito ng talino para talunin ang mga kalaban ito. Doon na nagsimulang magbago ang buhay ni Arturo sa sityo. Sa tulong nila Manong Celio at Tay Edgar ay mas marami nang natutunan si Arturo.
bumalik na si Arturo sa sitio at doon niya na sinimulang pag-aralan kung ano pa ang mga pwede niyang gawin. Nanatili naman muna si Manong Celio, Tay Edgar at Nailioni sa kabundukan para harapin ang mga aswang na humahabol kay Arturo ng gabi na yon. Hindi daw kasi nila pwedeng hayaan na lamang ang mga yon na mabuhay dahil baka balikan pa sila ng mga ito. Kaya naman itong si Nailioni ang siyang nagsimulang mangulam sa mga kalaban. Doon na lamang din nalaman ni Arturo na ang matandang nagpapakain pala sa kanya ay isang mangkukulam. Kaya naman pala nabuhay ang dalawang matanda na yon sa gubat dahil hindi sila basta-basta. May mga alam silang lihim na aral. Pagbalik sa sitio ay agad na nag-report itong si Arturo sa kanyang opisina. Gulat na gulat ang mga tao roon dahil hindi nila inakalang buhay pa pala ito. Ang buong akala daw nila ay kung napano na ito dahil sa ilang araw nitong pagkawala. Nagdahilan na lamang si Arturo noon na naligaw siya sa gubat dahil na rin sa pag-aaral ng buong lugar. Nasabi din ng mga tao niya na pumunta doon ang ilang miyembro ng mga sundalo. Papasukin daw ulit nila ang sitio at magdadala ng maraming sundalo na lalaban sa mga rebelde. Bagay na ikinatuwa naman ni Arturo. Sa wakas ay makakausap niya na ulit si Sergeant Lucas. Pero bago daw iyon, ay kailangang maghanap ni Arturo ng isang lugar kung saan pwedeng magtayo ng mas maikling tulay. Hindi na daw nila gagawin ang lumang tulay dahil nga mahina na daw ang pundasyon nito. Malalim pa masyado ang tubig. Naisip noon ni Arturo ang batang tumulong sa mag-asawang pinatawid niya doon sa kabilang baryo. Ano na kayang nangyari sa batang yon? Bulong ni Arturo sa kanyang sarili. Tatanungin niya daw si Sergeant Lucas kung magkikita pa sila. Pero sa ngayon, dapat ay ayusin na muna ni Arturo ang plano kung paanong makakagawa ng tulay patungo sa kabilang parte ng sitio. Isang araw ay pinatawag ni Arturo ang mga kasama niya sa opisina. Sinabihan niya ang mga ito na mas agahan ang pagpasok dahil mag-iikot sila sa sitio. Isinama ni Arturo ang mga tao niya papunta doon sa lihim na daan kung saan nga tumawid ang mag-asawang pinatakas ni Arturo. Doon ay nakita nila na mababaw lamang ang tubig sa bahaging iyon ng ilog. Kayang dumaan doon ng mga sasakyan o kung gagawan man ng tulay ay maikling tulay lamang ang kakailanganin doon. Ngunit dapat malaman na ng mga sundalo kung saan sila dadaan. Tinanong ni Arturo ang mga tao niya kung sinong gustong tumawid doon sa kabila at mag-report sa mga army. Yumuko lamang ang mga ito. Walang ni isa man sa kanila ang gustong tumawid papunta sa kabila. Tinanong ni Arturo ang mga tao niya kung bakit sila natatakot. Sumagot naman ang mga ito na may kung anong mga nilalang daw ang nanghihila doon sa ilog, kaya walang naliligo o tumatawid man lamang doon. Doon nga ay naalala ni Arturo ang mga nilalang ngang nakatira doon. Kaya naman sinabihan niya na lang ang kanyang mga kasama. Sige, ako na lang. Umuwi na lang muna kayo at ako na lang ang magsasabi sa mga sundalo. Ako na lang ang tatawid. At doon nga ay tinawid ni Arturo ang kinatatakutang ilog ng mga taga-sitio maahas. Noong una ay inaawat pa ng mga ito si Arturo dahil napakadelikado nga raw tumawid sa ilog na yon. Pero syempre, hindi nagpaawat si Arturo. Natatawa na lamang siya sa mga kasama at saka tumawid sa banayad na ilog. Wala namang naging problema noon si Arturo. Nakatawid siya ng maayos at ligtas sa ilog. Nakita ito ng mga kasama niya. Doon sila kahit papaano ay nabuhayan at nagkaroon ng lakas ng loob. Tara na dito mga kasama! Tumawid na kayo! Walang magiging problema! Sigaw ni Arturo sa mga kasama niya. Nagtinginan ang mga ito. Tila wala pa rin tiwala sa tubig ng ilog.
Pero dahil sa paulit-ulit na pag-aya ni Arturo, isang lalaki ang naglakas loob na tumawid sa ilog. Inalalayan siya ni Arturo. Sinalubong niya ito pagdating sa gitna ng ilog para makita ng mga kasama niya na ligtas naman talagang tumawid sa ilog na yon. Paunti-unti ay nakatawid nga ang lalaki. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Arturo na may taong naniwala sa kanya na taga doon sa sitio. Hanggang sa naghahawakan silang dalawa at nagkangitian. Dahil nalaman nilang kahit papaano ay pupwede nga talagang makatawid sa ilog na yon ng ligtas. Inaya na rin ni Arturo ang iba na tumawid na rin sa kabilang banda ng sitio. Nauna nang naglakad si Arturo. Sa likod niya ay sumusunod naman ang lalaki. Subalit nangyari ang hindi nila inaasahan, lalo na ni Arturo. Biglang lumubog ang lalaki sa ilog at nawala ito sa kanilang paningin. So ayun, Kirara, sana na-enjoy nyo ang kwento ni Arturo ngayon. So ganun pa rin, wala pa rin siyang pinagbago. Matigas pa rin ang ulo. Pero at least kahit paano, nagmamature na siya, di ba? Well anyways, muli po maraming salamat po sa pakikinig sa episode natin ngayon. Hanggang sa susunod po ulit. Salamat!